Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. RKH81. Okay, maganda-ganda yung keyboard natin. Medyo sikat to, ewan ko. Medyo maganda kasi ata tong keyboard na to. Kaya, syempre, kaya ka naman sisikat. Oh, either sobrang basura or sobrang ganda, kaya ka sisikat. Okay, sige. Isang positive, isang negative. Okay, so, medyo iba na rin yung box nila, no? Hindi na orange and black, no? Medyo, ewan ko kung mas maganda, pero mas kalma naman yung ano niya, yung kulay. So, okay lang. Tingnan natin. Alam ko, ito yung Cyan, Sky Cyan na switches, yung version. Also available in brown and blue, okay? Pero, syempre, linear tayo, di ba? So, ayan. So, tara, buksan na natin. Ayan, okay. So, may cover pa. Accessories muna tayo. Ha! Yun. Akala ko walang keycap and switch puller. So, meron. Tapos, ito yung Cyan na switches niya. Okay? So, okay, linear. And RK switches. So, RK Sky Cyan switches. Wow! Okay, so, ano siya? USB Type A na adapter lang. So, pwede maging Type-C. Ah, ganda. Social, social. Okay, tapos to Type-C. Type-C lang yung kabila. Okay? So, kasi Type-C lang ata yung keyboard. Okay, so, pwede mo siya isaksak sa either USB Type-A or Type-C. Sige, gagamitin natin yung wire na yan. Pero try mode pala to. Nasabi ko na ba kanina? So, pwede ko pala hindi gamitin. Okay? So, may manual rin sa loob. Ayan. So, tabi ko na to. Ayan. Okay lang. Okay lang naman yung weight niya. Hindi ko lang alam bakit may ganitong design pala. Yung medyo, oo. May konting butas-butas sa sides niya. Maganda, maganda yung sounds niya. Okay? So, ayan. Tingnan natin ngayon kung ilang pin ang board niya. Pero most likely, 5 pin na rin naman yan. Pero tingnan pa rin natin. So, yung keycaps niya is double shot. Feel ko ABS to. Feel ko lang naman. Pwedeng mali ako pero sige, tingnan nyo na lang kung mali ako. Okay lang yan. Basta double shot yung keycaps niya. Wow! Ah! May silicone switch pad ata. Gulat ako kasi puti eh. Kita ba sa taas? Puti, puti yung ano. Aka, gulat ako sa itsura ng PCB. So, mukhang may switch pads siya. Tsaka kakaiba yung plate niya. May manipis na switch pa, silicone switch pad ata to. Kaya ganyan. Ayan, no? Ramdam. So, 5 pin ang PCB niya. Mamaya, bubuksan natin yan. So, magta-typing test muna tayo. Yeah, ano to? Ano yung G? Ah, modes pala to. Akala ko volume knob. Okay. So, G. Gigahertz to. Gigahertz mode. Bluetooth 1, 2, and 3. Ah, sayang. Hindi siya naging volume knob. Ah. So, mukhang may USB Type-C na pass-through pa siya. Isa sa PC, isa sa parang USB something. Ayan. Tapos sa likod, may apat na rubber feet. Ayan. Tapos, 2 levels na kickstand. Ayan. Ganda. Okay. Tight na tight. Okay. Sobrang tight. Ayan. Tapos, syempre, yung 2.4 GHz dongle niya na may logo ng Royal Clutch. Version 2.0. Okay. Tsaka yung ganda nito, bakit naka-ano pa siya? Naka-plastic pa. Oh. Pero nice. Siguro nakakahabol na rin talaga lahat na maging less scratchy ang switches mo. Oh, medyo smooth naman siya. Kaso paano ba kalasin to? Mukhang mahirapan pa ako. Okay, game. So yung keycaps pala niya, hindi pala shine through ah. Ayan, solid na solid kasi. So, okay lang naman yan. Yan na rin naman talaga maganda ngayon. Okay, so nakakonnect na ako.
So ngayon wala napansin nung tinatyping test ko na yung arrow keys. Kakaiba pala yung layout niya. Diba? Diba ko? So 81 keys. 80% keyboard daw to. Kakaibang TKL. Ewan ko na. So, marami na tayong layout. Hindi ko nasasabayan yan. Okay? So, tara. Kalasing ko lang. At saka kasi mukhang maganda yung sounds. Tingnan natin yung lube lang. Kung naka-lube. Off ko na. Kung naka-lube lang siya. Yes, may lube. Pero kakaiba yung lube niya. Parang mas bobo siya. Anyway, basta hindi naman nagra-rattle yung ano. So, okay lang yan. So, tara. Try ko na buksan. So, hindi ko lang alam paano siya bubuksan. May screws ba to? Nako, pag walang screws, papakita ko na lang dito. Okay? Kung ano yung itsura dapat ng loob niya yan. Pero kita naman sa loob na may silicone switch pad. Ayan o. Medyo kakaiba lang kasi talaga yung ano niya. Plastic pala, hindi pala acrylic yung parang medyo plate niya. Ayun. Meron, may pag-asa. Yung parang same siya sa lychee. Mas madali pa buksan yung sa lychee. Ano ba yan? Wala, ayaw talaga guys. Hindi ko mabuksan. Hindi kaya. Pero tanggal ko na kasi itong harap eh. Oh. Kita ako na yung silicone pad. Oh. Meron eh. May layer siya ng silicone. Tapos meron pa siyang switch pad sa gitna ng PCB. Anyway, di bale na guys. Pasensya na. Hindi kaya ng strength ko, mahina ata ako. Links will be at the description down below na lang guys. Sorry, hindi ko mabuksan. Okay, so like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribe. Subscribe naman guys. Pinilit ko, promise. Nakakat lang sa video pero tagal ko dito. Okay? So, maganda naman yung switch. At saka, konti lang yung wobble niya. Mas konti siya. Maganda siguro tong Cyan switch nila. Sky Cyan ba tawag nila? Ayan. Konti lang, wala masyadong wobble. Sige na. Let's do this again next time. Ay, sinabi ko ba mag-subscribe kayo? Subscribe. Pagod ako. Sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!